YouTube, kamusta? Good morning, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre po sa mga bisita at lagi po namin kasama dito po sa Papang TV. Ako po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat, mga utol. Kung bago kayo dito, huwag na huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Siyempre po, paki-like na rin po, paki-hit niyo na rin po yung notification bell. At siyempre po, paki-share naman po yung ating video para marating naman po natin yung mga kaibigan po natin na gusto po natin diyang alalayan at tulungan, mga utol. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang paksa kung saan it's all about attraction. Alam naman po natin na ang tao, pagka interesado yan sa'yo, likas na gagana yung instinct niya na habulin ka, hanapin ka, tama po ba? Kaso minsan ang nagiging problema kasi natin is how we see things. Kumbaga yung mindset na natutunan natin kung ano ba talaga yung pag-chase, tamang pag-chase, at yung pag-pursue, di ba? Familiar naman po talaga tayo, lagi naman po binabanggit sa mga libro dyan, at mga ilang coaches din yung difference between chasing and pursuing. Parang ganito eh, kasi napakaraming explanation talaga yan, di ba? Let's say na lang si President Duterte. Si President Rodrigo Duterte po, hindi po niya i-chinase yung kanyang upuan bilang presidency, di ba? Bilang presidente po ng Pilipinas, hindi po niya chinase yun. Pero pinurso niya yung pagiging presidente. So magkaiba po yung ibig sabihin nun. So medyo parang mali, kasi napakarami po talagang explanation niya, no? Sabi pa nga po nila, kunyari, medyo balik tayo sa pagkareliyoso, Jesus Christ. Di ba si Jesus Christ na ipako sa krus, pero hindi niya chinase na may pako siya noon. Pero pinurso niya yung pagkapako sa krus, di ba? Para mailigtas nga tayo, di ba? Parang ganun. So napakaraming explanation eh. Let's say na lang na yung chasing is siguro sabihin na natin nakadikit siya sa pagiging needy, paghahabol, desperate. Wherein, pag sinabi mo naman pursue, is parang may dream, di ba? Merong parang motibo o merong positibong pangarap na tinutupad yung isang tao, di ba? So parang positive yung isa, yung isa naman medyo negative. Yung po yung difference nun. Punta po tayo sa usapan ng ligawan, or let's say meron po tayong kinokort na babae. Alam niyo po yung mga kababaihan, to be honest, matagal ko na rin pong binanggit na gustong-gusto talaga nilang ipinupursu sila. Medyo, literally hinahabol sila. Yun talagang gusto nila eh. Kaya lang, sometimes kasi yung paghabol natin is talagang mali. Since bata pa sila, since nung sila pa ay namulat, gustong-gusto talaga nilang ligawan sila bilang babae. Ang problema kasi, pag tayo ay naliligaw, pag tayo ay nag-chase, parang anong nangyari, nililigawan natin isang klaseng object na lang, di ba? Hindi na parang isang kababaihan. Eh gusto nila, maramdaman talaga nila yung pagkababae nila. Matagal ko nang binanggit, mapababae, mapalalaki. Kung gusto ka ng isang taong to, hindi ka na pahihirapan. He or she will make it easier for you. Hindi kanya i-manipulate eh. Kumbaga, kung ayaw niya sa'yo, magiging straightforward siya sa'yo. Kumbaga, ipapakita kagad niya sa'yo na ayaw niya. Lagi ko nga binabanggit yung mga options, di ba? Pag nakakakita po kayo ng options, way through her or through him, na napakadali, kunyari, yung phone number, meron ka. O pagka ganun, hindi niya sinasarado lahat yun, ibig sabihin po nun, meron po kayong pag-asa. Sabi nga nila, he or she, alam mo yan, hindi na maglalaro ng bullshit, magalun, hindi na magaganyan yan eh. Kumbaga, parang kung meron siyang nararamdaman kagad, kahit pa paano, ipaparamdam po niya yan sa'yo. Para at least siyempre, parang medyo mamotivate ka ng konti, di ba? Pagka halimbawang binabarabara ka, lahat yun sinasarado, lahat ng options na nakikita mo, wala kang daanan. Meaning to say, kapatid, is medyo hindi yata tayo gusto ng taong to. Yun lang naman, ganun lang mo naman po kasimple, kahit po sa mga ex natin, or yun nga sa nanliligaw o nililigawan, parehas din po halos ng pinapakita. Pag gusto ka ng isang tao, alam na alam mo kung ano yung stand mo sa kanya. Mararamdaman mo yan. Kung gusto ka niya, mapababae, mapalalaki, makakatanggap ka ng chat or tawag. Alam mo yon, kung halimbawa gusto niya mag-hangout, yayayain ka niyan. Kung gusto niyang makita ka, yayayain kang kumain. Di ba? Napakaraming paraan, kapatid. Kaya nga yung iba, bakit napakadali sa kanila? Kasi nga, from the very beginning kasi, meron na po kagad attraction level. So kaya, hindi na po sila nahihirapan. Doon lumalabas yung pagka-chase eh. Di ba? Pag nafe-feel kasi natin yan, nagkakaroon tayo ng panic, chine-chase natin yung taong to, and sooner or later, nasisira lang yung diskarte natin. Sa totoo lang, ang tao, lalong-lalo na po yung kalalakihan, gustong-gusto nilang malaman kung anong status nila. Kahit saan yan eh, kahit sa trabaho, di ba? Napaka-interested tayo. Ano na yan lagay natin dito, di ba? Lalong-lalo na po sa taong gusto natin, sa ex natin, sa nililigawan natin, gusto natin malaman kung nasa na tayo. Alam nyo yung nakikita nyo yung parang naglalaro ng mind games, nabalaba ng mga chat-chat, deciphering things. Alam nyo mga bagay na yan, kapatid. Sa totoo lang, ayaw na ayaw ng mga tao yan. Kaya lang, ginagawa na lang natin dahil syempre, ina-analyze natin mabuti, ina-evaluate natin kung nasaan tayo sa taong to. Pero ang purpose lang naman talaga yun, gusto nating malaman kung ano tayo. Kaya pag nafe-feel natin na medyo parang merong konting crush or gusto sa atin yung isang tao, talagang sinusundan po natin yan.
Ito po yung isang problema pa eh. Di ba kadalasan yung ex natin, minsan pagkatapos ng isang breakup, nagiging masaya sila. Nararamdaman nila na ito yung tamang desisyon. Yung iba pa nga po sa kanila, nagsasucceed. Ganon din po yung mga nililigawan natin. Sometimes, maliligaw tayo ng isang tao wherein ang taas na ng posisyon sa isang company, considering na parang very successful na siya sa buhay, mapanalaki, mapababae, or sa businessman lang, no? Alam niyo po, pagka yung mga taong yun, considerably, napakasaya na yan. Nakikita niyo, di ba? Ang parang masiyahi na sila, successful na sila, kumbaga marami nang humahanga sa kanila. To be honest, kung i-analyze mo mabuti, kapatid, hindi kanya kailangan sa buhay niya. Kung halimbawa, ikaw ay iniisip mo na, gusto kong maging karelasyon to kasi nga successful siya. Alam mo, hindi kanya ganun kakailangan. Para sa kanya, manligaw ka or hindi ka manligaw, it doesn't matter. Still siya pa rin yun. Di ba? Parang ganun. Kaya nangyayari kasi, kailangan natin gawin is yung mapansin or maramdaman niya na makakadagdag ka dun sa positive things na nangyari sa kanya. Kung halimbawa masaya siya ngayon sa nangyari sa kanya, mas okay yon kung makikita niyang dadagdag ka dun sa saya na yon. Pero kung nakikita niya na parang burden ka, ikaw pa yung magiging pabigat, kapatid, hindi siya magdadalawang isip para itaboy ka or let's say taguan ka, hindi na magpakita sa'yo. Diba? Yun ang dapat nating targetin. Kaya nga po dati binanggit ko na kailangan kumuha po muna tayo ng small spot sa isang taong nagugustuhan po natin. Hindi yung kagad parang gusto natin balik na rin kagad yung nasa isip niya na parang ikaw kagad ang isipin. Hindi pa pwede yun, kapatid. Napaka-unfair po nun para sa kanya. Tandaan lang natin na pag ang tao ay gusto tayo, ipupursue niya yon na malaman mo na interesado siya sa'yo. Alam mo yon? Parang ano eh, ipaparamdam niya sa'yo, pero kumbaga parang ipu-pull back niya ng konti. Hindi niya 100% na ipapaalam sa'yo, pero bibigyan kanya ng small hint. Alam mo yun, minsan nga parang kung parang nahihirapan ka na parang nakikita niya na hindi mo makita-kita, gumagamit pa nga ng mga kaibigan, di ba? Parang makarating lang sa'yo, tapos patay Malaysia siya. Alam mo, dati na yun eh, alam na natin yan, since ng mga childhood pa tayo, alam na natin na nangyayari yan. Kaya tayo nahihirapan, kapatid, is chine-chase natin yung tao na wala yung isip sa atin eh, walang attraction, kaya nagkakamali po tayo. Also, alam naman po natin na kaya tayo nire-reject at an early stage kasi syempre, tulad niya, alam niya na meron ka rin sariling life, meron ka rin pinagtutuunan ng pansin, pinag-aaksayan ng syempre ng mga mahalagang oras mo. Kaya ang ginagawa nila para hindi na magtagal, binibigyan na po kagad tayo ng hint na tayo ay papunta po sa rejection. Doon po tayo nagpapanik, which is sabi ko nga many times na mali po yun. Mali po yung pagtanggap natin ng ganun. Dapat lalo po natin naiintindihan yung tao na for example, nililigawan po natin o binabalikan po natin. Kasi pinipilit po natin yung sarili natin. Kasi ang lalabas po doon is hindi po natin kayang lumigaya nang wala siya. So parang nakikiusap tayo na sige na, baka naman pwede para sumaya ako. Mali, di ba? Kumbaga dapat ang iniisip natin siya, hindi ikaw. Kumbaga nagsisignal kagad sa kanya na pang sariling interest mo ang iniisip mo, imbis na po yung sa kanya. Alam niyo po yung mga bagay na yan, kaagad-kaagad po nilang nararamdaman yan, ha? Wherein pag nalaman po nila or naintindihan po nila na yung feelings niyo both is slowly parang mutual, alam mo, dun po sila nai-inspired. Kaya nga po, napaka-importante nga po when you're trying to get back your ex or when you're trying to get your ex back or kaya may nililigawan ka, make it sure na meron kang sariling buhay, meron kang ginagawa, hindi lang po yun. Dahil pag yun at yun, syempre, matutulogan niya na nakaabang ka lang, di ba? Kumbaga parang pag, alimbawa, pag dial niya ng telepono, nandun ka agad. Alam na alam niya yung kapatid, and it's a big turn off. Kaya nga po, yung tawag dito, yung pag-pull back, let's say yung pakipot, bakit ginagawa sa atin, no? Huwag tayong matakot doon, kapatid. Actually, for me, it's a good sign. Dahil ibig sabihin nga po noon, siniseryoso niya yung sitwasyon. Hindi yung parang one click lang, sige na, I love you na. Mas nakakatakot po yun, di po ba? Tapos after a few days, iiwanan ka rin. Kaya mas maganda po yung dumadaan po tayo sa ganung klaseng challenge. Huwag tayong mga challenge na ganun. Huwag tayong natatakot doon. Dahil yung takot, yun po ang sumisira sa atin. Doon tayo kinakabahan. Doon po tayo nakakagawa ng mga unnecessary things, mga negative things na nagre-result po sa talagang rejection or let's say yun nga, yung pagdump po sa atin. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. Sa totoo lang mga utol, gumawa lang po ako ng video ngayon just to say hi sa mga kaibigan natin. Dahil syempre, meron tayong masamang pakiramdam ngayon. Ito na lang siguro yung papakita ko. Pero yung mga very close po ni Papong TV, alam po yung kalagayan natin ngayon. Tayo po yun nandito. So anyway,
Ginawa po natin to para lang po tayo makatulong. At syempre po, masagot din natin yung sumulat din sa atin yung isang araw tungkol po sa topic na to. Maraming maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan nga pala, pakifollow nga pala ako sa aking Papong TV FB page. Dahil dun po tayo sumasagot, dun po tayo gumagawa ng mga short video kasagutan po dun sa mga nagko-comments po sa atin. Kasi yung comment section po natin sa Papong TV, medyo marami na po dun. Kilala niyo po yung paborito natin dun, di ba si Jen? Okay, so yung mga nagko-comment po dun, napakarami po nun kapatid. So ngayon, unti-unti, minsan kasi nakikita ko parang halos parehas din naman yung katanungan. So sinasagot natin yun dun sa ating Papong TV page. Gumagawa po tayo ng mga short video dun almost every day. Nandun nga yung ginawa natin na papano kung halimbawang nagkahiwalay kayo ng ex mo pero meron siyang utang sa'yo, papano mo sisingilin? Nandun din po yung birthday ng jowa mo or ex mo, babatiin mo ba? Ano bang advisable? Nandun din po yung advisable po bang i-block siya or hindi? So nandun po lahat yung mga utol, pakipasyalan po tayo doon sa Papong TV page. Maraming maraming salamat po. Bukas po gagawa po tayo ng ng vlog uli. Ito kasi medyo short video lang, medyo motivational, konting tips lang po para yung mga nag-aabang po dyan. At syempre meron din po tayong mapulot ngayong araw na to. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Tulungan po natin ang mga YouTuber na Pilipino. Ingatan po natin ang ating mga pamilya. Papong TV po.